na naniniwala din ako na bagamat medyo bitin pa tayo ngayon, well, who knows, baka may kasunod pa, hindi natin natinig ba. Ang isang bagay lang na gusto kong isipin ninyo, ang Banal na Espiritu ay kumikilos, lumadalaw, kapag nakikita niya ang mga puso ng tao talaga na uuhaw. Sabi ng salita ng Diyos, if you will come, sabi niya gano'n, with a thirst, sabi niya gano'n, I will fill you. Diba? If you knock, I will open the door. If you will, sabi niya gano'n, if you will look, you shall find. Okay? Ang gusto kong maunawaan po natin, mga kapatid ko, na ang Diyos ay hindi maramot sa kanyang presensya. Okay? Well, anyway, siguro mamayang pagkatapos itong mensaheng ito, naniniwala ako ito ay magbibigay ng malaking opening sa atin. Actually, tayo po ay nasa huling yugto, huling linggo na po ito ng buwan ng Febrero. Amen? Amen. And siguro, of all the topics na ating buong February na ito, na topic natin tungkol sa pag-ibig, na topic natin tungkol sa lost first love natin, na topic natin yung tungkol sa pag-ibig ng Diyos, at last time na pag-usapan din natin yung puso na kinakailangan nating ihanda, okay, sa pag-ibig ng Diyos na yan. Ngayon, sa pagkatapos ng ating napag-aralan na yon, handa na tayong umibig. Amen? Pero bago tayo yan, gusto kong tanungin muna kayong lahat. Tanungin ko kayo ngayon, do you love the Lord Jesus Christ? Amen. Pwede ko munang warningan kayo, muna kayo sumagot. Alam niyo po kung bakit? Sapagkat gusto kong maunawaan natin na pagka tinanong natin ang ating sarili, mahal ko nga ba ang ating Panginoong Jesus? Baka medyo mamaya pagka tinuloy ko ang aking mensahe, baka sabihin mo, ay hindi pala talaga ko siya mahal. Okay? Kaya nga, ang unang tanong ko, mahal ba natin ang ating Panginoong Jesus? Huwag niyo munang sagutin. Okay? Dahil naintindihan nga natin noong last time, dahil wala po ako noong Sunday, pero last time I talked about heart. Amen? Kung paano natin talaga ihanda ang ating sarili sa pagsalo, no? Sa pagpasok ng ating Panginoong Jesus sa ating puso. Okay? So ngayong, ano na to, no? Ngayong hapon na ito, pag-uusapan natin kung paano natin talaga ipapakita ang pag-ibig natin sa Panginoon. Because you know, worshiping the Lord is good. Okay? Kasi it raises our emotion and say, Lord, I love you. That's good. But you see, saying I love you, Jesus, is not enough sapagkat ang nahanap ng Panginoon sa mga Kristiyano ay hindi lang salita kung hindi gawa. Kaya, how can we show? Paano mo maipapakita ang pag-ibig na yan sa ating Panginoong Jesus? At ito po ang pag-uusapan natin. Kaya pinamagatan ko po ang aking mensahe. Okay? Jesus, I love you. How? Right? Sabi ko nga po kanina, madali nating sabihin I love you, Lord. Okay? Alam natin na sabihin kagad yung I love you kahit kanino. Pero pagka sinasabi natin itong mga bagay nito, do we really mean it? And how can we show our love to Jesus? Okay, dapat ang focus ng pag-ibig natin ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Since ito na po ang pinakahuling Sunday ng Love Month ng February, ay pag-uusapan na po natin, tatapusin ko na po ang aking serye ng aking mga mensahe tungkol sa pag-ibig. At dito ko na po tutulduan. Kinakailangan ang mga Kristiyano ay matutong magpakita ng pag-ibig sa Panginoon. At paano ito may papakita? Sa salita ba? Sa selebrasyon ba? Hindi po. Mayroon pong sinabi ang Biblia na dapat natin maunawaan kung paano natin ipapakita ang ating pag-ibig sa Kanya. Sapagkat alam po ninyo mong kung bakit? Kasi meron tayong iba't ibang definition ng pag-ibig. Pagpapakita ng pag-ibig. Amen? May mga mag-asawa nga pagka nagpapahingi ng counseling. Sabi ng babae, hindi mo ako minahal. Sabi ng lalaki, paano hindi mo ako minahal? Ganitong ginawa ko, ganyan ang ginawa ko, itong ginagawa ko sa bahay, itong mga bagay na ipinakita ko sa iyo. Pero sabi ng babae, hindi siya minahal. Why? Sapagkat ang definition ng babae sa pagpapakita ng pagmamahal ay iba doon sa definition ng lalaki ng pagpapakita niya ng pagmamahal. Nakuha po ninyo mga kapatid ko? Kaya minsan, ang akala natin, yung ginagawa natin, pagpapakita ng pagmamahal mismo sa Diyos, ang akala natin sapat na yun o natatanggap na yun ng Diyos. No!
Sapagkat kagaya nating mga tao, kagaya nating na meron tayong kanya-kanyang pamantayan at kanya-kanyang pamamaraan o definisyon ng pagpapakita ng pagmamahal, ang Lord din natin, ang Panginoong Hesus din natin, ay meron ding kanyang standard ng pagpapakita ng pagmamahal para sa kanya. Ano ba yung acceptable, okay, showing of love sa ating Panginoong Hesus? Gusto niyo po ba malaman? Okay? Okay, sa mga nakaraang linggo, pinag-usapan natin Book of John. Sa Book of John din po tayo. We're going to talk about John chapter 14. Alam po niyo yung John chapter 14, yung buong verse, yung buong chapter po na yan, yan po yung mga farewell words ng ating Panginoong Hesus, sapagkat mga ilang araw na lamang po, siya po ay papatayin na. Okay? Well, itong darating ng March na ito, mahal na araw na. Okay, magandang maano niya, pero ang pinag-uusapan po natin dito ay yung mga last word ng ating Panginoong Hesus para sa kanyang mga disipulo. Saan po natin ang ating mga Bible? John chapter 14, okay? Verse 15 hanggang 24. Ito po ang sabi ng Biblia. If you love me, you will obey what I command. And I will ask the Father and He will give you another counselor to be with you forever. The Spirit of Truth. The world cannot accept Him because it neither sees Him nor knows Him. But you know Him, for He lives with you and will be in you. I will not leave you as orphans. I will come to you before long. The world will not see me anymore, but you will see me. Because I live, you also will live. On that day, you will realize that I'm in my Father, and you are in me, and I'm in you. Whoever has my commands and obey them, he is the one who loves me. He who loves me will be loved by my Father, and I too will love him and show myself to him. Then Judas, not the Judas Iscariot, tandaan po natin sa disipulo ng ating Panginoong Hesus, dalawa po ang Judas. Kaya lang, medyo binago lang ng konti para magkaroon ng konting distinction. Isang tinawag na Jude, hindi po ito si, ito yung si Judas Tadeos, Tadeo. Okay, ito po yung gumawa ng Book of Jude, yung Epistle of Jude. Okay? Yung sa New Testament. At isa naman po yung tinatawag na Judas Iscariote. Ito naman po yung nagtaksin sa ating Panginoong Hesus. Okay? Now, itong nagtanong na ito ay hindi si Judas Iscariote, kundi si Judas Tadeos. Ito pong sabi niya, Lord, why do you intend to show yourself to us and not to the world? Jesus replied, if anyone loves me, he will obey my teaching. My Father will love him, and we will come to him and make our home with him. Listen, ang ating Panginoong Hesus po, mga kapatid, ang kausap niya rito, mga mananampalataya na. Kaya pagka sinabi mong, I love you, Lord, okay, you're not talking about to all kinds of people. Jesus Christ is only pertaining to those people who has a relationship with him. Kung wala ka pang relasyon sa Panginoon, kung hindi mo pa siya tinatanggap bilang Panginoon at iyong tagapagligtas, I'm sorry to tell you, mga kapatid ko, kahit na sabihin natin, I love you, Lord, okay? At sabi niya gano'n, paano mo may papakita yung pag-ibig na yan sa pamamagitan ng iyong pagsunod? Sabi niya gano'n, kung wala kang relasyon sa Kanya, ano man ang gawin mong pagsunod sa Kanya, ito hindi ka tanggap-tanggap. So prior to that, kinakailangan ikaw ay mananampalataya muna. Amen? Amen. Okay, so kausap po niya rito si Judas Tadeos, sabi ng gano'n, sabi ni Jesus Christ, gusto ko maunawaan ninyo, ito ay naka-confine lamang sa inyong mga mananampalataya. Kaya nga ang tanong niya, sabi niya gano'n, why do you intend to show yourself to us and not to the world? Okay, God, para yung sinasabi, exclusive lang ba ito sa amin? Bakit hindi sa buong mundo? Why? Simply because they don't have the relationship.